Naranasan mo na ba yung isang pangyayari na buong buhay mo, ang pagkakatanda mo ay nangyari na pero hindi naman talaga? O sa pagkakaalala mo, ganito talaga yung nangyari. Tapos magugulat ka na lang na hindi naman pala talaga ganun. Yung marami naman kayo nakakaalala sa isang pangyayari pero hindi naman talaga naganap. Tulad nitong ipapakita ko sa inyo. Sa ating mga batang 90s o kahit hindi, marahil ay napanood mo na ang cartoon movie na Snow White. Sa iyong pagkakatanda, ano ang sinabi ng witch stepmother ni Snow White? Ganito ba? Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? O ganito, magic mirror on the wall, who's the fairest one of all? Kung pinili mo yung naunang lines, ay buong buhay mo ay mali ang pagkakala mo. Dahil hindi talaga iyon ang sinabi sa movie, kundi yung pangalawang lines. Tama ka sa iyong pagkakarinig, knowledge. Hindi talaga iyon ang sinabi sa movie na Snow White and the Seven Dwarfs. Pakinggan mo at panoorin. What wouldst thou know, my queen? Magic mirror on the wall. Who is the fairest one of all? Ang pangyayaring ito ay tinatawag na Mandela Effect. Isang phenomena kung saan maraming tao ang nakakaalala na nangyari ang isang bagay o pangyayari, ngunit hindi naman talaga nangyari ito sa totoong realidad. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating video. Kaya, tumuto ka na. Kung bago ka pa lamang sa aking channel at mahilig ka sa ganitong mga topic, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa aking mga video. Marami pa tayong tatalakayin na mga nakakamanghang istorya sa mga susunod na araw. Kaya mag-subscribe ka na. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little s does. Ang Mandela Effect ay isang pangyayari kung saan karamihan ng mga tao ay nakakaalala ng isang pangyayari na hindi naman talaga naganap, kung anong nakasulat sa kasaysayan o pagkakaalam ng nakakarami. Nagsimula ito noong 2009 kay Fiona Broome. Ayon kasi sa kanya, ang pagkakaalala niya ay namatay si Nelson Mandela noong 1980s sa pamamagitan ng isang aksidente na naganap sa kulungan nung ito ay makulong nung panahon na iyon. Naalala rin niya na naibalita pa ito sa mga news channel at nagkaroon din ng mga coverage ng rally at riot nang mamatay si Nelson Mandela. Ngunit si Nelson Mandela ay hindi naman talaga namatay noong 1980s sa isang prison accident. Nakalaya ito sa kulungan at naging presidente pa ng South Africa noong 1990s at namatay lamang noong 2013. Nakapagtataka, hindi ba? Ang mas nakakapagtaka nito ay hindi lamang si Fiona Broome ang nakakaalala ng ganitong pangyayari, kundi marami rin sa mga taga South Africa ang nakakatanda na talagang namatay si Nelson Mandela noong 1980s. At napanood din nila ang parehong mga news na pinalabas sa mga TV at radio noon. May iba't ibang paliwanag ang mga eksperto kung paanong nangyari ang Mandela Effect. Ayon mismo kay Fiona Broome, ito ay kagagawan ng mga glitches sa alternate universe ng ating mundo. Ayon sa kanya, may pangyayari na paminsan-minsan na ang ating universe ay nagbubungguan sa mga parehong universe ng ating mundo, na kung saan ang ilan sa mga pangyayaring ito ay nagkakahalo-halo at nai-experience ng ibang mga tao. Ang alternate universe ay isang universe na kabaliktaran ng ating universe, na kung saan sa universe na iyon ay marami tayong kaparehong tao na katulad natin. Ngunit iba naman ang kanyang ginagawa sa mundong iyon, sa kung anong ginagawa natin ngayon sa ating mundo. Ang gulo, di ba? Pero ang simpleng explanation dyan ay ganito. Sa universe natin ngayon ay isa kang guro, ngunit sa alternate universe na iyon ay isa kang engineer. Yan, gets mo na ba? Ang isa pang teorya naman ng mga eksperto ay dahil naman sa tinatawag na false memory ng ating utak, na kung saan may isang parte sa ating utak
ang nag-i-store ng mga false memory na hindi naman talaga natin na-experience o base lamang sa kung ano ang ating narinig. At kapag napag-usapan natin o naalala natin ang isang bagay, ay nilalabas ng mga neurons ng ating utak ang mga false memory na may kinalaman dito. Kaya ito ang ating naaalala na nangyari. Ano pa man ang tunay na pinagmulan ng Mandela Effect ay wala pa rin eksaktong sagot kung paano ang ganitong pangyayari ay nararanasan ng hindi lamang isa o maraming tao. Kahit ang theory of alternate realities o universe ay hindi isinasantabi ng mga eksperto dahil kahit hanggang ngayon ay hindi napapatunayan na ito ay totoo at hindi rin totoo. Bago natin tapusin ang ating video, may iba't ibang larawan akong ipapakita upang iyong malaman kung na Mandela effect ka na ba. Sa larawan na iyong nakikita, base sa iyong pagkakatanda, ano ang totoong logo ng Looney Tunes? Ang tamang sagot ay ang larawan sa kanan. Sa larawan naman na ito, ano ang tamang logo ng Kit Kat? Yun bang may dash sa gitna o wala? Ang tamang sagot ay yung walang dash. Lahat naman tayo ay nakaranas na maglaro ng Monopoly. Ngunit sa iyong pagkakatanda, nakasuot ba ng monocle si Uncle Pennybags o hindi? Ang sagot ay hindi. Nagugulat ka na ba? Isang larawan pa tayo. Lahat tayo ay nakakakilala sa cute na Pokemon ni Ash na si Pikachu. Ngunit sa iyong pagkakatanda, mayroon bang black sa buntot si Pikachu o wala? Ang sagot ay wala. Nagtataka ka na ba at namamangha? Ikaw, may baka pa bang alam na Mandela Effect? Ano-ano ito? I-comment mo na sa ibaba ng video ito. At dito na natin tatapusin ang ating video ngayon. Salamat sa panonood at huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel para mas mahasa pa ang iyong kaalaman. Dahil dito sa Knowledge Talk PH, ang karunungan dapat pinag-uusapan yan. Thank you for watching and stay safe.